Pag lahat ng motorista ay mapagpakumbaba, walang away. Kasi minsan nag-away lang yung mga motorista dahil sa gitgita, no? Yung mga tawang tinatawag natin na road rage. Ibig sabihin na galit dahil sa trapiko, dahil sa gitgita, no? Kaya napakahirap minsan, no? Sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Yan, no? Tapat ang pag-ibig niya. Tapat ang pag-ibig. Siya ang patnubay. Sa lahat ng mga taong sumusunod, sa utos at tipan, siyang sumusubaybay. No? So kaya dito ang kailangan natin yung honor and obey. No? Ibig sabihin, igalang natin ang ating Panginoon at siya ay sundin tulad sa sinasabi dito sa Ephesians 6:1-3 na ang mga anak ay dapat sumunod at magalang sa kanilang mami at daddy upang sila ay bigyan ng mahaba at masaganang buhay. No? So di ba napakaganda na ang mga anak ay sumusunod at gumagalang sa mami at daddy nila at dahil dito sila ay pagpapalain ng Panginoon at ito ay pinakapangako ng ating Panginoon para sa mga kabataan. No? Kaya napakapalad ang mga anak na mayroong pang nanay at tatay dahil mayroon silang pakitaan ng kanilang paggalang, mayroon silang pakitaan ng kanilang pagsunod upang matanggap nila ang pangako ng ating Panginoon na bigyan sila ng mahaba at masaganang buhay. No? Kaya napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. So, di ba, no? Pag ang mga nanay at tatay dito sa sanlibutan ay tuwang-tuwa, sila ay nalulugod, pag sila ay ginagalang at sinusunod ng kanilang nanay at tatay, lalong-lalo pa kaya ang ating Ama na nasa langit na hindi natin nakikita, subalit tayo ay gumagalang at tayo ay sumusunod. No? So, napakaganda pag yun ang gawin natin. Ah? Dahil natutuwa ang ating Panginoon. No? So, di ba napakasimple lang ang gagawin ng mga kabataan upang sila ay magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. No? So, sa ngayon mga kaibigan, ating babasahin mula dun sa 7. Ah? Sa 7 kanina, 25:7. Ah, dito 7. No? Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa makamalian ko noong aking kabataan, ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana Yawi ay huwag kalimutan. Si Yawi ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuro niya sa makasalanan ang tamang daan. So dito na sa sunod na verse. Ha? Sa mapagpakumbaba, siya ay gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay. Sa lahat mga taong sumusunod, sa utos at tipan, siyang sumasabaybay. Ha? Sumusubaybay. So tandaan natin mga kaibigan na ang dapat natin gawin ay magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Tapos, ano pa ang sabi dito? No? So, sa tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga taong sumusunod. Sa utos at tipan, siyang sumusubaybay. No? So, sinusubaybayan tayo ng ating Panginoon pag tayo ay magpakumbaba at tayo ay susunod sa kanyang mga palatuntunan. Okay, napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. Tayo na po ay manalangin. Panginoon, salamat at gabayan mo kami, O Lord, na kami ay maging mapagpakumbaba sa harapan ng iyong trono. At Panginoon, tulungan mo kami na ikaw ang siyang aakay sa amin. Ikaw ang siyang gagabay sa bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, sa tapat mong pag-ibig at sa wagas mong pag-ibig sa bawat isa sa amin na siya naming inaasahan, O Lord, upang magbigay lakas sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan mo kami ng iyong masalita ay suma sa amin habang kami nabubuhay at bigyan mo rin po kami ng lakas, O Lord, upang aming itong ma-share sa aming kapwa. Panginoon, gamitin mo po kami sa makapangyarihan paraan para sa iyong kaluwatian. Lord, sa muli, sa labat, sa wagas mong pag-ibig at sa tapat mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob,
Dinadanay namin ito sa matamis na pangalan. Yung anak na si Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.